sabi nila hindi raw kali yan. Ilang araw na raw kampungan. Kampungan. Naku po, ilang araw lahat-lahat to kampungan to. Kaya nag-develop na tayo. Natin malalaman kung talagang kalsada nga. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomo ng World Travel. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. February 3 mga kayon, massive clearing operation. Kasama natin ang demolition team, pati na rin ang mga ibang departamento ng engineering department. Inilaan itong araw na to, February 3, para sa Paseco clearing operation. Pati MTPP, ito walang helmet, wala rin helmet. Ito feeling ko ang population nito mga walang helmet. No helmet siya mga kayon. Ayun o, daming MTPP o. Nilaan talaga itong araw na ito sa Paseco mga kayon. Paseco compound, February 3, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. Magbabalik po ang Jomo ng World Travel. Ngayon, ito yung vlog natin na nag-comment si Josephine Saing na Road 12 nga daw. Ito, ito yung mga kawayan. Ito yung vlog natin na nakaraan no, na nag-comment dito si Josephine Saing na dating nga daw itong kalsada, Road 12. Parang yun ang sinasabi. Pero nakausap natin yung may-ari nito, sinasabi niya dating kangkungan ito. Kung niya matatandaan na nag-comment sa atin si Josephine, Engineer Saing, hawak niya itong District 5. Itong Baseco is District 5. Sinasabi nga niya na ito ay dating kalsada rin. Ang sinasabi naman ng may-ari, ito ay dating kangkungan. No, nakausap natin yung may-ari nito. Request ni chairman, ito yung request ni chairman. Nai-open yung kalsada raw yan. Oh. Ito. Nakausap na ba sila? Oh, nakausap. Ilang beses na kami nag-operation dyan. Pangalawang beses na kami. Pangatlo to. Eh, bakit hindi nila binabuksan? Eh, ngayon, hindi nila may buksan. Ang gusto nila, bago sila alisin dyan, lilipatan. May lilipatan sila. Eh, wala nang maibigay si chairman. Yan yung sinasabi ni chairman sa'yo.
kali yun eh. Ngayon, okay, sabi nila hindi raw kali yan. Noong araw daw, kangkungan, kangkungan yan. Naku po, noong araw lahat-lahat po kangkungan to. Kaya nag-develop na tayo, nag-iigali na yan. Tapos meron din tayo galing sa Barangay Bureau rito na binato rin sa opisina na request ng Barangay Bureau. Dapat binato naman sa opisina. Dapat kasama natin maraming pulis. Kaya natin yan pag may pulis dyan. Nagsama na rin ako ng mga pulis dyan noong unang operation namin dyan. Kaya lang nag-pull out kami. Tapos nakapansin mo walang, ano, walang barangay? Walang then, may barangay, mga kagawad, tsaka mga tanod, sinamahan kami rito. Ay ngayon, ba't wala sila? Hindi ka nasa na? Wala nga yung sila na. Tawagan niyo mami, ay nag-assist dito. Pinatawag ba niya rin? Kasi ang pinabato nila sa akin, hindi daw kalsada yan. Oo, naku po. Matagal na kalsada yan. Parang ni Mayor Lim. Eh, kalsada, diretso yan doon. Dubai subdivision yan nandiyan ginawa ni Mayor Lim. Tapos ang gusto niya, nakikipag-usap daw sa kay chairman, lagi raw silang minumura. Eh, ba't naman minumura eh? Oo nga eh. Yan ang naman totoo yata yun. Hindi ko nakipag-usap ka naman tao din yung makasin. Natawag mga kayo, kanyang matatanda nagkaroon tayo ng vlog dito nung nakaraang araw lang. Ito nga, sinasabi na dating kalye, no? Pero ang sinasabi ni yung may-ari, nakausap natin, dating kangkungan, no? Yung nag-comment si Josephine Saing, si Engineer Josephine Saing ang may hawak ng buong Distrito 5. So ang Paseco is Distrito 5. So ito yun, no? So sinasabi niya na diretso nga daw ito hanggang dun sa dulo. So kalsada nga daw ito. Hindi natin malalaman kung talagang kalsada nga o dating kangkungan. So kayo na magdesisyon mga kayo, no? Hanggang dito pala ito sa dulo. Kayo na ang bahala mag-desisyon yan. Kung, pero according kay Engineer Josephine Saing, siya ang may hawak ng Distrito 5. Eh, dating ang kalsada ito. So, diretso nga ito hanggang dun sa dulo. O, yun. Nakita na natin. Laki pala na ito. So, in short, sinaraduhan nga mga kayo, no? So hinihintay lang yung may-ari para makausap ito. Pisa mo sigarilyo, dire-diretso na. Open pala dun, Mom, eh. Open, may daan na talaga. Nasubo rito yan. Ang tawag namin dyan nung araw ay Dubai Road. Dubai Road. Oh, Dubai nga, Dubai Road. Ito hanggang dito yung ano, hanggang dito yung tambak. Barracks nila. Tapos yung tambak, nandito na. Meron daanan. Nakita natin mga kayo sa gilid, no? May daanan. So yun yung sinasabi ni Engineer Josephine Saing na may hawak ng Distrito 5 na ang tawag nga dito ay Dubai Road. O yan yun. So okay, hinihintay lang yung may-ari mga kayo. Ang gusto kasi ng may-ari mga kayo, ano eh, ang gusto kasi na may ari, bigyan sila na malilipatan. Engineer, dyan sa loob, engineer. Ito dati, malawak pa itong lugar na to. Madam, excuse me po. Patilito po ba, papasukin na? Opo, papasukin. Ngayon po. Opo. Kahit po ito may nakaharang pa. Hindi, ito po unahin natin. Kali po kasi ito. Ay, unahin po muna ito. Kali po. Bago po punta, mas maganda, mas pabor sa amin yung ganyan. Pati ito kasi kali din po yan. Para pagdating na bumbero, mga pasok dyan. Kali po yan lahat eh. Kasama yan sa kali. Malawak-lawak po mga araw ko. Sa takakasin yung web. Sa likod na malawak. Oo nga eh. Ayun o. Hanggang dito sila eh. Kitang-kita. So in short, talaga sinaraduan mga kayo. Tawag ko eh. So iniintay yung may-ari sa pagdating. So mukhang sinaraduan niya mga kayo. Kasi malinaw na malinaw yung sa likod eh. Na talagang kalsada, no? Dubai Road nga ang tawag dito. Papatawag sa kanya.
Dati wala tong bakod mga kayo, ngayon may bakod na. Ano mamahala kanina dyan? Kuya, sino pa man namamahala dito? Tao po! Wala man, walang tao dyan. Mag-isa naman. Kuya, sa inyo to? Kilala mo mayari? Sabi mo ako, din namin to. Pag-inumpisahan natin yan, dadating yung mayari. Engineer, ano po ba itong dating road na to? Anong tawag dito? Dubai Road to. Dubai Road? Oh, dali, Dubai sorry, road. Kasi meron tayong subdivision doon na ginawa natin Dubai Subdivision. Ah, kaya so, tinawag na Dubai Road. Hindi na tayo pwede gumawa ng isang housing project na walang daanan. Okay. Kaya sa ayaw sa gusto nila, kailangan buksan niya, daan yan. Yun, malinaw. Oh. Okay, ang inaano kasi ni may-ari, isa dating kangkungan daw, siya daw nagpatag kahit nito. Kahit dating kangkungan, kahit dating dagat, ni-reclaim na ng City of Manila yan. Ibig sabihin na develop yan, Mikalye yan. Yun, alright. Thank you, Engineer Saisi. Engineer Sai nga may hawak ng Distrito 5 which is Baseco sakop pa rin ng District 5, alright? So malinaw ha, malinaw ba ito? Hintay natin yung may-ari. Ano ba? Naka-assign kasi malit lang kami ni Engineer Sai, hindi niya mahawakan ng 5. Kaya yung naka-assign dito. Pwede, naka-assign pala. Hindi na kasi natin di pa ito eh. Ang sina natin ito. Papapasukin ko naman yung mga truck. Yung mga truck nakaantabay lang doon sa labas. Ah, mukhang papatira na ni Engineer Saing Teto. Ay, ito pala si Tatay, oh. Tatay. Okay. Kuya, alisin niyo muna po yan. Magkikiri kami. Kuya, sa'yo to, kuya. Dati dito yung barong-barong niya, mami. Iniba ako yung barong-barong niya. Sir John, mukhang binalikan natin to dahil gawa ng kine-claim ng may-ari na dating kangkungan. Ngayon, at least kasama natin si Engineer Saing. Oo, siya nangigit na nakakalang kasi hawak na to, distrito so, na dating ang Dubai Road, no? Ngayon, di ba yun, nung nag-pull out tayo rito? Oo, nag-pull out tayo dahil mayroong ginawa sa'yo. Inahanapan niya ako ng papel. Ito na, hawak ko na yung papel. Yun na. Hawak na ni Sir John. Yun, oh. Legal structure, sakop to ng Baseco. Yun na, bumalik na tayo mga kayo na nire-request nyo na kailangan ng papel. Oh, ito na yung papel. Nakasama na rin natin si Engineer Saing ng District 5. Ito na yung gawin kasana? Pag pinasok mo siya rito mga kayo, medyo mahaba-haba siya yung mga tubo ng tubig. Oh. So talagang... ito ang nawawalang Dubai Road. Ayun, so sinasabi ni Engineer Saing na meron nga daw subdivision doon sa may dulo which is Dubai subdivision kaya tinawag niyang Dubai Road. Ito, actually malapad 'to. Oh. Malapad 'yung kalsada, no? Malapad nga 'yung kalsada, no? Ito po, aalisin na po ata. Pahintay lang 'yung mga truck na pumasok. Ang lawak na ito, mga kayo. Kaso, sarado na rito. Merong maliit, parang iskinita na lang natira. Sa pambakod. Pambakod. Yung ginagawa dyan. Oh, pambakod. Maganda yun yung pader muna kung saan ganyan sa pagkakabaw. Para naman sa alaman. Oh. Kasi dito mga talaga ito. Dati. Sila na lang putamba. Tanggungan to dito eh. Tapos ang trabaho po ito. Oo nga eh. Pag-alto po, Meralco. Dapat taga Meralco. Pagka mga kuryente mga kayo, dapat taga Meralco. Kasi itong orange, ang baba nito eh. Ni-report din ako sa mga... Grabe oh. Kami na nga lang nagtukod-tukod yan eh. Oo, oh, dapat bago yung lahat. Bago yung sir, kayo na lang nagtukod? Oo. Ibig sabihin, mas laylay siya dati. Oo, oh, laylay. Kami laylay na lang nagagay ng mga ano yan oh. Mga kayo, delikado ano, itong... Sa paraks namin, inangat nga namin yan doon oh. Kung wala natukod yan, baba na lahat yan. Hazardous tong dapat. Ano... Baraks kasi naman yan. Lahat yan muna talaga kasi yun ang delikado eh. O kasi pag tinamaan yan. Nakasupply yan lahat dito eh, no? Hmm. Ako. Yan dapat unahin kasi delikado yan eh. Tinan nyo itong mga kuryente dito mga kayon. Sobrang baba. Halos makahawakan mo na. Delikado ito. Baka mamaya magsanhi na nga sunog dito. Saka nahahawakan ng bata. Ito tignan nyo mga kayon. Oh. Sobrang baba. Yung mga orange, yan yung talagang kuryente. Meralco ang nga nagkabit niya.
So malinaw mga kayo, ang dating kalsada, narangan. Sir, ito dati matagal na ba ito? Matagal na yan. Matagal na yan. Mga, may ilang taon na? 20? Pa ako nakatira dito, ganyan. Ganyan na rin. Ganyan na yan. Baka magtapos na ngayon mga kayo. Hintay lang natin yung utos ni Engineer Saing. Sayang kasi yung kalsada, malawak pa naman. Ang tinira lang ito, parang iskinita. Ito, ito lang yung tinirang daanan. No? Hintayin natin si Engineer Saing, pati yung may-ari. Para kahit papano, transparent naman. Tingnan natin kung anong ginagawa nila dito mga kayo. Ayun. Ayun na, baka makakakuti na nga mga kayo. May daan, di ba? May daan. May daan, may daan. Sabi rin ng mga ano doon, dating kalsada talaga. Ilang daan. Salang sila. Okay din yung mga nakausap natin sa loob mga kayo na sinasabi nga nila na matagal na nga daw itong itong mga kahoy-kahoy na to at sila rin na mismo nagsabi na dating ang kalsada. According kay Engineer Saing, yes. Kasi yan, kung saan din. Sabi natin ang kanina sa mga kayo, ito yung kaganapan dito sa may Dubai Road, ang nawawalan Dubai Road. So, ito na yung mga nahakot. Ang dami pa rin. So, parang nga hindi nababawasan. So, pasok tayo dito mga kayo. So, tinignan natin sa likod kanina, no, sa prior video ng part natin, sa prior part na video natin, nakita natin kung hanggang saan at kung gaano kalapad yung nasasakop na itong kahoy na to. So, parang nagre-request pa ng ibang truck para maikarga yung mga iba naman. No? So, aalis na itong isang truck, papasok naman yung iba. So medyo marami-rami ito mga kayo. Hanggang loob pa ito. So antabayan natin kung ano yung mga susunod. Mamaya kung makakapanayam natin yung may-ari. Kung hindi pa tayo aalis, puntahan natin. Okay mga kayo, babalikan natin yung kahoy. Kasi pinapautos ni Sir Enteng Vicente na ikutan ulit yung dinaanan natin. So kaya ikutan natin ulit. Okay, next episode na tayo mga kayo. Maraming salamat po. Hello mga kayon, kung nagustuhan nyo ang ating video or pwede nyo rin i-search ang Jomolong Work Travel sa inyong YouTube app, click nyo na kahit anong video dyan at huwag nyo kalimutan i-like, subscribe at click nyo na rin yung bell notification. What's up mga kayon and welcome back pa rin siyempre dito lang sa Jomolong Work Travel. Thank you. Kung na balita, walang kinakapin sa mga salamin sa katotohanan lamang. February 3, 2021 mga kayon, papunta tayo ng Paseco para naman sa isang massive clearing.